Group work. Okay? Drill number one. 20. As to the action of two or more elements of an organization. Meaning to meaning. Synergy. Okay? Achieve an effect which one element acting alone by itself incapable of. Ito kasi yung concept ng synergy. Isipin mo yung kamay ko. Kita nyo. Diba meron yung mga kuan class, mga gaps. Ang concept ng synergy, ibig sabihin kasi dito, hindi daw makaya ng isa alone, incapable na siya of doing. Yung synergy, yung isang aspect, no, pinifill up niya hanggang sa mawala na yung gap. Get me? Ito, buo na yung kamay. Kaya na niyang sumuntok. Okay, yan po yung concept ng synergy. I remember kasi a professor of mine, no? Kaibigan ko professor, si churchmate ko, no? Isa siyang professor ng law. No, law siya. Juris doctor ganyan. Sinabi niya sa akin, ito yung synergy, James. Ito yun. Kwan kasi yun si Pastor Alex. Or one of our elders at church, yung sinabi niya. Hindi ko makalimutan yun. Ako, ah, ganyan pala. Yan yung straight ko sa inyo. Okay. Ay, Kuya Alex. No, nanonood ka, Kuya Alex. Kuya Alex Austral. Shout out. Wala tuloy ako. 21. Principle at work when the worker assists the social group potential members. Sagot ano? In organization group is principle continuous individualization. Okay? Potential individual. So, continuous individualization, no? Yung nangyayari dito, ito yung principle. Actually, same pa rin naman yung medyo na modify na kanin kasi meron kasing separate na mga ito na po yung separate na mga principle sa group work. Medyo similar lang naman siya sa general principle, yung acceptance, no, sa group work po, meron po tayong separate principle diyan. Sa casework, meron po tayong separate principle diyan. Sa CO, meron po tayong separate principle diyan. Pero din similar lang din naman. Intindihin mo lang yung pagkagawa ng choices. So dito, no, growth social, so continuous na mag-grow. No? Individual. Individual kasi, okay, individual yung tao, iba-iba. So, continuous. Ano yung keyword dyan? Potential. Potential, continuous, at saka individual, individual. Depends on utilize the effect modification of the group in addition for the purpose of affecting one members. Indirect means of influence. Ito yung plus one. Sabi kasi dito, ito daw intervention na to, inaapektuhan mo daw yung no, to effect modification in group condition for the purpose of affecting one or more of the group members. Meron kasi dito isang choice na direct means of influence. Ibig sabihin, kasi ito kasi ang purpose mo dito, gusto mong baguhin yung isang taong yun. Kung direct means, siya na mismo yung turuan ko, i-confront ko para mabago. Pero meron tayong indirect means of influence. Ibig sabihin, ay, ito si Kuan, si James na lang, no? Palaging late. So, hindi ko siya i-direct means. So, i-modify ko lang yung condition sa group para mag-erde siya. So, gagawin ko siya leader. Okay? So, indirect yan eh. Kasi, binago mo yung, hindi mo diniretsyan siya pinagalitan na ikaw talaga sobrang late ka. So, binago mo yung group condition, ginawa mo siyang leader. O, binigyan mo siya ng task. So, yan, hindi direct na siya. Binigyan mo lang siya ng role na nasa group modification. Pero siya pa rin yung target. You get me? Okay, ano naman yung extra group means of influence? Yung extra means group means of influence, no? Ibig sabihin, merong outside na tao. No, extra group means of influence. Merong outside na tao na ginamit mo para mabago itong taong to. Isa po itong si James Late. So, kinausap mo yung pamilya niya o yung friend niya na extra, ibig sabihin outside. Hindi kasali. Extra eh. Hindi talaga siya kasali sa budget. Extra lang. So, siya yung tinap mo. Uy, usapin mo yan si Kuan. So, in that way, no, na bago mo si James. Sana all, no? Ganon. Modeling, okay? Model eh, ikaw mag-model. Either
may model dyan na isang kasamahan or ikaw mismo na worker. Ganun yun, no? The process by which the individual fits into social group. Social integration. Okay? Social integration. From the word fits, you integrate, no? Sumama ka. Bumuo ka, na-integrate ka. The very important skill required for a group worker is the program development. Itong program development, may libro ba kayo dyan? No? Lumalabas to, ang dami. Okay, so, kung nag-avail ka doon sa separate ko na 200 pesos, nandun na yun, may powerful ako doon, madami. Ang daming lumalabas doon, no? Okay? Kung nag-avail ka din doon sa libro ko, sa Shopee, doon din, ilagay din ko rin doon. No? So, accompanying this skill, the worker should have the ability to discriminate and match the activities that suit the members. Physical capacities. Hindi lang po cooperation kasi program talaga yung pinag-usapan dito. Hindi lang po tumitubi. Dito, kailangan mo na ng knowledge in program. So, yung mga activities, tinitimbang mo yan eh. Take the class, no? Ano ba yung laman ng program? O, dito na naman tayo. Ikukumpara mo ano yung program at saka ano yung project. So, yung program ay yung malaking aspect. Example, purpose. Pantawid Pamilyang Pilipino program, marami yung project. Pero, para maisakatuparan yung project na yun, ang gagawin mo ay, ano? Ano nga? Activities. Okay? So, program, project, sa baba na niya, mga activities na gagawin. So, parang meron ka daw skill, nung, ngayon, important skill, sa program, kailangan mo ng activities. Dinidiscriminate mo yung activities. Kasi may discriminate, tinitimbang mo. Okay kaya to? Okay kaya to? May na-match mo. Ganun yun, no? Okay ba? Saksang angkop po to sa lead. Hindi lang pwede, hindi pwede motivate, look, resources, and operation lang. Kulang yan. Pero pwede din yan, no? Ang fit na fit talaga dito sa program development ay activities mo. Paano mo ba, paano mo gagamitin yung activities na ma-match? Get me? When children do not play in ways suitable to their age, the condition may be related to lack of exposure to children of the same age. Hindi sila makapaglaro, hindi naglalaro. Wala kasing kalaro, expose mo. Banda kasi parents din kasi sobraan, yung parents din kasi nasobraan sa protective. Kaya hindi pinapalabas sa bahay yung anak. Kaya yung bata, hindi nag-learn. Parents, I tell you, this is back up with research. Exemption to sa mga broken family. Pero yung buong yung pamilya, mostly kasi may mga research kasi I believe, yung mga parents yung nakakontribute na yung mga anak nila, mga introvert, hindi pinapalabas ng bahay, takot umitim, kasi nagpapaleksahan kasi yung mga magulang, ipapaputian ng bata. O ano namang premium niya dyan? Ano yung premium? Ano yung palango dyan sa premium? Uy, papuri at pagsamba. Uy, yung anak ni Kuan, grabe, ang puputi. Sana all. E yung anak mo naging introvert. Pagpunta ng paaralan, umiyak. Iyakin. Hindi independent. Yung parents kasi natatakot na maging independent yung bata kasi baka iwan sila. Ano yun? Ano yun? Natakot na yan. Invalid yan. Saan ka pa na maging independent yung anak mo? Sobrang tayo, na overprotective tayo. Sarap gawa ng research. No? Natatakot maging extrovert. Ah, ganun din. Natakot umalis. Sarap gawa ng research. No? Naisip ko yan eh. Gawan ko. Gawan kaya natin yan ng research. No? Ano yung kuhan ba? Factor na naging introvert yung bata. There's a correlation with how parents are so protective. Gusto ko i-prove din sa research na yung pagiging protective ng parents and yung rason kung bakit may mga kumbaga yung parang yung research ba ay yung mga personality ng mga bata, mayroong contribution dyan yung pagiging protectiveness ng parent. O, thesis nyo na yan. Graduate na pala kayo. Mag-masteral kayo pala. Para natakot kayo sa kuha, standard. Buti na lang, natapos na ako dyan.
Ay, nako, no? 36. There is a time in the life of the group when effective controls are achieved and become permanently established. Do you disagree? O AB lang naman po. AB. O disagree. When effective controls are achieved and become permanently. Take note, class note. Ito yung sabihin natin. Hindi ko kasi napakita yung expression sayang. Meron kasi yung stage ng grupo na group formation. Pero hindi porket formation, no? Permanent na. Kasi may dadaanan pa isang stage. Yun yung pagkaka, yun yung power struggle. Na kahit nabuo na sila, dumaan sila sa formation, hindi pa rin permanent, may mga awayan pa rin ang nangyayari. Kasi sa group formation kasi yung pinakadelikado na nangyayari dyan kasi naporma. Naporma na yung grupo. So may mga naset ka ng leaders, di ba? Dahil may naset ka ng leaders sa group formation, ang next na step dyan or process, dahil may leader na, ibig sabihin ng leadership power, yung iba nagsiselos na sa leadership ng iba. Kaya nag-aaway na naman. Okay? Kaya hindi permanent po yung establishment na. Hindi po totoo na permanent yung life ng grupo. Wala pong permanent. May mga pabago-bago. Okay? Anong po yan itindihan eh? Baka naman pagbasa nyo sa group formation, ay, feeling ko dito, buong-buo na yung grupo, wala nang mangyayaring gusot. Mali ka kaagad, no? Pag ganyan. Meron pa yung isang stage na storming or power struggle dyan banda na after group formation mangyayari. As an organized group, they will constitute a people's organization. No, PO. Okay? Hindi naman labor organization, no? Hindi naman pinag-usapan dyan yung kung nasa pabrika ba sila o anong trabaho nila. Kung kanon ay may trabaho sila sa isang, isa silang labor force. Dito, just an organized group, PO yung tawag dyan, PO. Non-government organization, yan yung organization na nakadepende yung budget nila sa donation. Okay, or grants ng ibang country or ibang organization. Government organization, yan yung fund nila, government yan, nakabase talaga sa tax, kaban ng bayan. Meron din tinatawag na semi, parang ano nga yun? Semi-NGO, parang ganun yung tawag eh. So yan yung NGO na tumatanggap din ng grants sa government and the same time tumatanggap din ng donation. May mga semi ganun. Parang in between sila ng kuan. Combination sila ng government at saka NGO. Pero nagsimula talaga sila most likely sa NGO. 28. Working with group, what objective could be most appropriate? Ayan. To gain access to and control production of resources. What objective could be most appropriate? Ganyan talaga, class. To stop the out-migration of the people, hindi mo po maiwasan na umalis or when yung mga tao, pumunta or umalis. To promote an enhanced family relationship. Enhancing family relationship resources. To acquire knowledge and skills in fishing. Paano ka mag-conduct ng seminar? Seminar. Kasi pag knowledge yung pinag-usapan, seminar yan eh. You want to share knowledge, so mag-conduct ka ng seminar. O paano ka mag-conduct ng seminar kung wala ka ng resources? Lahat ng yan, nakadepende pa rin sa resources. Get me? Masahin niyo muna ito, be. Just make a cup noodles, okay? I feel one gutom. Ito yan, oh. Sabihin niya ng trip ko, ha? Aglit lang.
Okay, for a few. Nag-init po ang tubig. It's an urban poor community sa Sampaloc District. It is traversed by narrow streets and alleys which are not possible for people to accept the cabs. The barangay is house a cooperative of embroideries, no, established in 1980s, result of development intervention built around residents. Ulit-ulitin niyo talaga pagbasa, no? When I read before, ni-read ko 3 times, no, yung mga cases. Unemployment has always been a pressing problem in the barangay. Sometimes ni-read ko yung cases, nag-analyze na ko na yung possible question. Hindi ko pa tinitignan yung question sa baba. Nag-analyze na ko, ano kaya yung question dito? The most available jobs, unemployment has always been a pressing problem in the barangay. Unemployment, so tinitignan ko na yan, no? Ah, unemployment para dito, ha? So the most available jobs only require semi-skills, temporary, or irregular labor. Breadwinner usually work for the wages in such employment as carpentry, factory work, house painting, pedicab, basta ang dami. One major and regular source of income is basket embroidery, project run by the cooperative. The concept of safety nets for the poor and the poverty alleviation program includes the following exempt. So, di ba muna siya target dito? Sa case, yung tanong. But it could be related. So, safety nets. Yung safety nets, hindi talaga siya yung direct na purpose is not a safety net. Kasi, yung iba dyan, kinaginagawang pangkabuhayan, may mga iba pa nga ay parang
tumigil na daw sa trabaho kasi purpose. When we say safety nets kasi in terms of ito kasi yung tipo ng tulong, safety nets. Ito yung parang wala kang makain, punta ka sa agency, bigyan ka ng tulong, pero hindi po everyday yung tulong ganyan. And we safety nets, no? For the point of poverty alleviation program includes the following except non-wage benefits from employees. Okay? Of course, kasari dyan yung protection from law enforcement agencies, soft loan. Soft loan, hindi ka everyday pa loan. Kasari siya, di ba? Pero sasaluin ka lang niya, no? Pero hindi po everyday mag-loan ka dyan. Ay, mag-loan na naman ako kasi government kasi ngayon nagpapaloan. Magbabang interest para matulungan yung mga mahirap. Non-wage benefits for employers, hindi po. Hindi po non-wage din exalim. The formation of the cooperative in the... Ito na. Ha? The formation in the cooperative. Usually, that's a board exam. My case. Bibigyan ka dyan most likely mga 5 to 6 na tanong. Mga 5 to 6. Usually, ang laman ng 6 na yan ay ito. Tignan nyo ha. Process. May isang tanong dyan na may process. May isang tanong dyan na may principle. May isang tanong dyan na may role. May isang tanong dyan na may ethics. At ano ba ang iba? Knowledge. Ha? Knowledge na kung casework yan, casework. Ganun po yan. No? So, ganyan po. Pero may iba ako nakita, class, no? Na-encounter pala. Isang case, meron siya mga 5 to 7 na-encounter ko. 3 or up to 4 doon, principle. No, principle yung tinatanong. No, depende kung kuan ba, kung magkakaparehas ba. Iba magkakaparehas lang yung sagot, pero iba depende. So, ganun po yun, ha? Process, basta alam nyo na yun. No? So, ganun yung kuan mo. So, pag nagbasa ka talaga ng kuan, nagbasa ka ng case, alam mo na natatatong. So, ikaw class, kung mag-study ka pa lang sa social work, dapat yan yung nasa utak mo, no? Process. Sa process, yan yung knowledge, philosophical tradition, lahat-lahat ng knowledge. Principles. No? Code of ethics, moral. How do you stand as a professional morally? Diba yung sinabi ko, role. Ano yung role mo dyan, nagagampanan mo dyan? O, gano'n, no? Ano ba tayo? 30, the formation of cooperative in the community may be said to draw from this Filipino practice. So ano da yun? Ito, halata po, no? Halata naman po, no? Pulong-pulong. Hindi ko alam ano yan. Hikayat. Ano yung hikayat? Parang networking, sir? Bayanihan, no? Operation. Yan talaga, parang in-English mo lang, no? Yan talaga yung purpose na pag-cooperative bayanihan. Usually, di ba pag-cooperative ba? Example, farming. Para ako yung cooperative yan, para sa mga farming. Ibig sabihin, sometimes din yung mga farming yung nag-organize dyan or meron silang mga ibang partnership stakeholders, sila na yung bumibili sa mga binhe or sa mga palay. Ha? Maganda yung cooperative. Actually, I've been in, napunta ko ng bukid noon a while, even in Cagayan, Iligan, nakumpara ko doon yung mga presyo ng lang. So, yung oil ba? Yung gasolina? Noon may nakita kami doon, kasama ko, bakit ang mura dito ng oil dito? Kasi may cooperative dito daw in coordination, in co-partnership sa mga driver. Okay, so sila yung bumibili ng mga gasolina. Hmm? Tsaka, yan yung pinapagasolina na mura lang. Hindi ko nalaman na, ang laki pala ng tubo yung gasolina. Mga 5 tagalitro. Ilang litro lang yun dyan sa gasolina? Libu-libu yan. Ang dami, no? So, cooperative, nice. It's nice. Thank you. Okay. 30, you may process personal verbal mannerisms that are particularly helpful. Personal verbal mannerisms that are particularly helpful to you in establishing relationships. Except,
Ito, alam mo na to. No? Ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kasi masisira yung relasyon mo. Ito, ganyan. May ganyan, no? Parang nagpo-point fingers ang tapang ano. 32, in glibly assuring clients, things will work out every... So ano daw yan? Ano yan ang mga statement? Reassuring. May word na nga na reassuring. Sometimes may mga ganyan sa board exam. Sobrang halatang halata, no? Iwan mo talaga kung hindi mo masagutan. Okay? Ganun po yung punto dyan. Next. Cup noodles mo pa. Murag malamig kasi. Kinakainan ko pa kayo sa harap. Kung to, challenge to para kasing maglaway mo ba? Challenge yourself, no? Kasi sa board exam kasi ito kasi yung mga na-experience ko. I experienced the board exam. Actually, in Lent. Ang daming pagkain yung biscuit lang naman yung kasamahan ko doon, no? Ang daming pagkain. Ikaw din na parang ipag-isip, ano ba itong taon to? Parang nagpapalaway, oh. Yung ginagawa ko, I challenge you in everything. In every temptation para mas masanay ka. No, joke lang. But that's true, no? What I said na may mga ganyan talaga, no? Example, you like Jollibee. May mga iba pa talaga na may Jollibee sa harap. No? Ang sarap ng pagkain. Ikaw, na lunchbox lang, maglalaway pa sa Jollibee niya. So baka naman ang mental block ka dyan sa board exam. Katulad lang. Hindi naman siguro. No? In solving problems, hello? Client together with solving problems, emotion reaction. Toward other impaired or experience with the working. Due to? May impair. Ito naman talaga. So ito yung kung ano, ito yung hindi negative a statement. Medyo mahirap ito nga kung ano, case. Policies and procedures that unduly restrict clients' access to resources. So ito lang yung negative na statement dito. Okay? The rest ay, ito lang yung positive statement, the rest ay negative. All beginning interviewers experience moments of discomfort in their first contact with clients and nonverbal behaviors are an index of their comfort levels. As you review your work, you may notice that under pressure you respond as follows exactly. Okay? So, ang i-exit mo yung dito ay yung positive na makakatulong. Ito, hindi naman ito mahirap ng mga kuan. 35. Establishing a rapport with the client requires that social workers for students manifest some of the values and attitude of the following exempt. Ano yung sagot mo? So, ito yung nakakasira. No? Objective and decision of worker. Ikaw na lahat, ikaw na decision para sa client mo. Sino ka ba? No? Sisira mo yung kuan dyan, si determination. So, ito yung accept. 35.
What about the dynamic interaction, the psychological interplay between the worker and the client with their own particular attention and feelings? Nasagot nyo. Halata naman, no? Client-worker relationship. Meaning to, ha? Ito talaga yung meaning, dynamic interaction between client and worker. 37. Are bound by a code of ethics to safeguard this cardinal value, respect. Alam naman na ito, no? Safeguard confidentiality. Pag-reveal information. Pag may info, alam mo na confidentiality yan. Itatanong sa board exam din, no? So regarding information. Ano daw na type ng information sa board exam? Private, restricted, or confidential? Confidential po yung sagot. Kasi sabi ko sa natin private, ibig sabihin may bawal na hindi makakita. Okay? 38. Sorry, hindi ko muna pinakita yung mukha ko. Ha? Kumakain siya ko dito ngayon. Nagutom na si Sir James ni Saglet. Another verbal barrier when practitioners ignore feelings and views. Taking that course of action will only get you in more difficulty. Judging. Hanapin mo na dito yung negative na sagot. Ito yung nakakakuan talaga. A concept that guides your workers establishing esteem rapport. Starting where the client is. Class, wag ka muna po. Class, no, wag ka muna dumiretso sa problema. O, ano problema mo? Yan yung nakakatawa, no? Ito, you cannot know the real depth of the problem unless you know who the person is. Kasi kung ito yung problema niya, ma-understand mo rin kung paano niya masosolusyonan. Katapang na solusyon. This phase lays the groundwork for subsequent implementation of intervention and strategies aimed at serving clients, problem promoting coping skills. Alam mo na yan, no? Exploration. Yan talaga yung groundwork. Pag sinabi natin groundwork class, ibig sabihin, ito na yung groundwork ng implementation. So, before ka daw mag-implement or gumawa ng mga action, ano yung backup mo? Ano yung foundation? Hello? Narinig niyo ako here? Parang magputol-putol. Ito yung sagot, assessment and planning. Nakata naman, no? Hindi ka pwede mag-terminate. Wala ka mag-terminate. Groundwork kasi, ibig sabihin ng groundwork, narinig ko yung groundwork ceremony kasi pag nagtatapa tayo ng building. Am I clear? Mukadungog ba? Another barriers prevent the client from revealing the permanent information that where your problem is pala. Isipin mo lang yung positive. Hanapin yung positive. May mga tricky question pero easy naman to, easy. Non-threatening.
42. Verbal colloquial skills generally used to elicit specific information, define topic and restrict the client's response, no? To add few words, close in dead. So pag sinabi, ito yung close in dead na mga tanong lang na yes or no. So dito, mga simple na ba? Ma'am, pinapakain ba na tama mga anak mo? Oh, yes or no? The yes or no lang. Ganyan. Yung mga open-ended, yan yung nakaka-expand sila. Ordering, oh, papatagal. Oh. Ipatagalin natin. 43, when the client problem match the function of the agency's client, express to pray to begin negotiating goals and contract. Okay? Ang tawag din dito ay social contract. Siya sabi. Nagsimula ka talaga siya, no? 44. Subjective condition also involves the worker being non-defensive and human enough to admit errors to the client and facilitate growth to the client. Ano yan? Authenticity, authentic. Nakas, huwag tayong magaling-galingan. Baka, well, ayaw natin magkamali. What if meron talagang times na nagkakamali tayo? Ano gagawin mo? Magpakatotoo ka. Alam ma'am, nakalimot din ko sa process ma'am. Ganyan pala yun, no? So, sabay tayo dun. Punta kayo dun ulit ma'am. Nakalimot ko. Magpakatotoo ka na lang kasi baka pagkakpanumpayan, baka yung resources sana para sa client mo hindi natuloy kasi hindi ka naging authentic. Fortified. Oh, 3 PSP, alam mo na yan, no? Hindi yan kasali. Networking. Ano yung networking? Word 6. Establishing rapport worker begins by someone, by some of the following example. Nasagot nyo. Except, hindi ka pwede acceptance. Nilabag mo kaagad yung acceptance na principle. Easy lang naman yung isip na to. On the second session, ayun ako, hirap-hirap na yan. Social investigation includes the following, ano yan? Groundwork and follow-up. Ibig sabihin ng groundwork, foundation mo. Ganito yan, investigate. Ano yung nangyari sa investigation pag may krimen? Diba ang pinakagol mo talaga, mapakulong or makita yung suspect. Matulungan yung kliyente na agrabyado. So yung groundwork, yan yung simula. Foundation para sa pinakagol mo. Yan po yan. Okay? Private voluntary organization, social development agencies, or alternative support, consolidated groups that are non-profit oriented which are committed to the task of development. Ano yan? Meaning to a meaning, ito yung meaning ng organization na to. Non-government. Okay? Non-profit, no? Non-profit. Ano yung mga keyword pag non-government? NGO.
49. The process of making people to gradually take over responsibility. Ang capacity ay face over. Acting as blank between groups, the client committee and outside resources ay broker. Broker ka. This is the group of people who maintain an enduring social exchange network. The weak feeling. Mm-hmm. Arising from the commitment both to a belief system or the belief system, ideology reinforced by celebration of cultic devices and to express symbolic. From the word devices, it means that device, they are using it as a symbol. Yan din yung mga kulto, no? Maraming symbol sa mga kulto. Itong kuan, itong affective community, actually itong slide na to, Bel, teka lang ha. Okay. Ito number 51, actually pang CO to. Alam mo niya man, community, but then it could be used kasi ang context din naman ng casework, kahit casework and group work, so community pa rin. Sabi naman din lang, yung symbolic, yan yung symbolic, my cultic, and affective, pag sinabi nito affective, affection. Na affection, ibig sabihin ng affection, no? Mayroong feeling na involved. Okay? Ano naman yung intentional committees, no? Sila yung small voluntary social unit, no? Voluntary, no? May intentional, no? Na nangyayari. From general to society, which members share economic union. Intentional, no? Bumubuo sila ng grupo nila intentionally para makatulong sa kanila. Economically or depends on what kind of purpose they have to. Spatial community, no? Slack-based community over. Can be created when we move information into two or more three dimensions. Spatial, no? Yan. 52. Every member of a group shall be allowed to share their ideas and opinion in any deliberation of the group and be involved in the problem solving and decision making process and their takes and sagot. Principle of participatory leadership. Okay? Participate, no? Iba kasi yung one, democratic.